Hi everyone, this is Jing and welcome back again to my YouTube channel, Jing's Vlog. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng ganitong problem sa civil service exam. By the way, this problem is what do we call the ratio and proportion. Pag sinabing ratio and proportion, itong proportion na to dapat yung, kung ito yung isa, dapat equal siya dito sa kabilang ito. Okay? So now, let's see. So, masasagutan natin to, itong problem na to, in less than 1 minute, guys. Promise ko sa inyo yan. So now, paano nga ba ito sagutan? But first, basahin muna natin yung question. In a class of 45 students, the ratio of boys to girls is 4:5. How many girls are there? Okay. Sabi dito, ang ratio niya daw is 4:5. So ito, sulat mo siya. 4:5. Ang total daw nila is, ito o, 45. So now, ang nakalagay dito, ang ratio ay boys to girls. Ibig sabihin, itong 4 na to, tumutukoy siya dun sa number of boys. While yung 5 naman, para siya dun sa number of girls. So paano natin mahanap kung ilan daw yung girls? How many girls are there? Para ma-solve natin yun ng mabilisan, ganito lang ang technique na ituturo ko sa inyo. Again, sa civil service exam, kailangan may mabilisan po tayong technique dito na gagawin. Kasi sa isang problem sa civil service exam, kailangan masagutan mo yon in less than 1 minute or 1 minute lang sakto. Hindi ka pwedeng magtagal sa isang problem ng more than 1 minute kasi nga, limited lang yung time mo sa pag-exam. Meron lang siyang allotted time na kailangan mong matapos yung examination. So now, tuturuan kita ng pinakamabisang technique dito. So gawin mo lang, nakikita mo itong 4 and 5, pag-addin mo lang yan. So pag pinag-add ko yan, magiging yang, balik tayo dito, magiging yang guys, 5 + 4 = 9, di ba? So ganyan na mangyayari yan. Kakopy ko lang yung equals 45. So now, gagawin ko dyan, divide ko lang both ng 9. So ito, syempre, mawawala yan. Matitira yung equal sign. 45 divided by 9. Now, 45 divided by 9 is equal to 5. Yan. Okay. 5. Meron na tayong 5. Itong 5, hindi pa yun yung pinaka-final answer natin. Okay? Kasi nalaman lang natin yung pinaka, ita-times natin dun sa mga number na to. Okay. Gagawin mo dyan para mahanap mo yung number of girls. Ang hinahanap natin, di ba, is yung number of girls. Gagawin mo lang dyan sa 5, times mo dun pot dito. So now, magiging siyang 4, tapos maglagay ka lang dyan ng 5. Ito yung 5, galing dito yung 5 ha, is 2, 5, copy mo, tapos lagay mo siya, tapos copy mo siya yung 45. Now, 5 times 4 equals 20, is 2, 5 times 5 equals 25. Now, paano mo malalaman yung number of girls? I've said before, ito is yung para sa boys. Ito namang 5 para sa girls. So, ibig sabihin, itong nasa babang ito, yung 20 na yan, yun yung bilang ng boys. Ito naman magiging bilang ng girls, which is 25. Ang hinahanap natin itong 25. Okay, so paano mo malalaman kung tama yung sagot mo? Simple lang. I-add mo lang yan. Di ba sabi ko, yung proportion, dapat itong nandito, equal siya dito sa part na to. So, try natin if magbabalance siya. So, 20 + 25 = 45. Okay? So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Again, ang hinahanap sa question is yung number of girls, which is 25. So, ganun lang kadali, guys. Masagutan niya ganyang problem sa ratio and proportion. So, para sa mga hindi nakagets, ulitin po natin ha. Now, ang sinasabi dito, in a class of 45 students daw, yung ratio daw ng boys to girls is 4:5. So, ito yung number ng boys, to. Then, ito naman yung ratio ng girls, yung 5. Equals daw yun ng 45. Now, ginawa natin para makuha natin yung coefficient or pagtatimesan natin, ginawa natin is pinag-add natin yung dalawa. 5 + 4 = 9. Tapos, mag-equal ka din ng 45. Yung 9 na yan, pang-divide mo siya both sides. So, magiging siyang ganyan. Tapos, cancel-cancel na yan kasi wala na yan. 45 divided by 9 po is equal to 5. Yung 5 na yan, ipang-times mo yan dito. Yan.
I-distribute mo siya ng 1 times mo. So, magiging siyang 4 times 5. Tapos, ito naman, magiging siyang 5 times 5 equals 45. So, now, 5 times 4 equals 20. 5 times 5 equals 25. Now, ang hinahanap sa problem, ilan daw yung girls? So, ito yung boys, diba kanina? Ito naman sa part na to is yung girls. So, yung answer natin would be 25 kasi yun yung nakuha nating answer.